Welcome to Horror Season Vlogs. For you guys, kumusta na kayo dyan? FLM update tayo guys. Kumusta na ba ang ating idol na si FLM? Na-miss nyo na ba ang ating idol na si FLM? Nakaka-miss lang talaga guys. So, pag-uusapan natin ang ating idol na si FLM. Sino na-miss na si FLM dyan? So, update tayo kay FLM. So, naka-detain pa rin ang ating idol na si FLM. Nasa NBI pa rin. Sabi ng NBI, maganda naman ang kalagayan niya doon. Okay naman yung kalagayan niya doon. Wala namang problema. So, yan ay according kay Attorney Vic Lorenzo, ang Chief NBI Cybercrime Division. So, okay naman daw, wala naman daw problema doon si si FLM. Tapos nandoon naman din ang abogado niya, inasikaso na ang kaso na mga paratang kay FLM. At may isang staff daw doon si FLM, baka si si Yama siguro yun nandoon. Yung sabi ng ni Vic Lorenzo, ang Chief Cybercrime Division. So yun. So magre-reaction video tayo tungkol sa kampihan ni Manuel Mejorada at saka ni Eva Anunuevo, kasi may nakita ko kung ano. Nakita ko yung, di ba, nag-live itong si Manuel Mejorada. Nag-live si Mejorada tapos sa YouTube. Tapos itong si Eva. Si Eva Anunuevo. Si Eva Anunuevo guys, di ba, siya yung biglang sumulpot na niloko daw, or niloko daw siya ni FLM. Diba? Yun yung biglang sumulpot na na-scam daw siya ni FLM. Isa daw siya sa naloko ni FLM. So yun si ano. So nakita ko yung ano, post doon. Nag-live siya, nag-comment siya. Sobrang saya nilang dalawa. Palitan sila ng comment. Tagumpay na daw sila. Kaya ang mensahe ko sa dalawang to ay simula pa lang ng laban, hindi pa tapos, kaya kayong dalawa dyan hintay-hintay lang kayo. Basahin natin yung comment flash. So basahin natin ang kampihan ng dalawa, si ni Eva Anunuevo at itong si Tanda. Ito ngayong mensahe ni Eva, oh. I'm following you, Kuya and JR. May inaasikaso lang ako. Mega jackpot tayo. Great. O, diba? Sobrang saya nila. Ito, nagkampihan talaga itong dalawang to. At saka nag-reply naman itong agad si Tanda. Yes, Eva. Sa atin ang huling halakhak. O, diba? Diba, nagkampihan yung dalawa. Nagkampihan sila lahat. Lahat ng mga basher. Talaga itong mga taong to. Yung magawa sa buhay. So baka isa si Eva siguro, baka isa din tong bayaran. Ito nga, basahin natin ulit, oh. I'm following you, Kuya and Jer. May inaasikaso lang ako. Mega jackpot na tayo. Great. Ah, sobrang saya pa. Yes, Eva, sa atin ang huling halakhak. Yan, yun yung mga walang ano, isa sa mga malalaking basher ni FLM. Another na pag-uusapan natin, itong ano, kay Robin Padilla na nag-viral. Nag-comment daw si Robin Padilla. So, iwas tayo sa fake news guys. So, kinonfirm ko yung about kay Robin Padilla, yung mensahe niya, kasi may isang vlogger na nag-post regarding doon. Chine ko yung account ni Robin Padilla, ay wala naman doon. Tapos sa official account ni Robin Padilla, walang post doon. Tapos yung sa post ni Robin Padilla na yon, yung profile sa official account ni Robin Padilla is iba.
So it's a fake account, it's a fake news. So ingat tayo sa mga fake news. Hindi totoo yun. Pangalawa, yung sa mga bagong kaso ni isinampa ni ng mga kalaban ni FLM. So ito na nga yung staffa naglabasa na. So talaga marami talagang kumakalaban sa kay FLM eh. Hindi talaga maiwasan. So yung staff ha, may dalawang nag-complain. Dalawang formal complain na. Tapos yung tatlo hindi pa nag-confirm, hindi pa nag-file ng formal complaint against kay FLM. So sabi ng NPI, pag ito ay more than 5 na ba, ganun. So pwede siyang maging ano, large scale staff na. So ibig sabihin pag yung tatlong yon ay magko-confirm, formal complaint with the NBI. So, non-bailable na daw yun, guys. Medyo mahirap na mga kalaban na to. So, it's non-bailable na pag large-scale staff pa na daw. Yun sabi ng, ano, ni Vic Lorenzo. Yung update ni Vic Lorenzo. So, yun. Isa pa, another pa is yung inciting to sedition na kaso daw. So itong inciting to sedition nga, kasuhan daw itong si FLM. Another kaso na naman. Wala. So kasi ang ginawa daw ni FLM sa Mayaman Challenge ay nambabatikos daw siya sa mga tao in public, sa mga mayayaman. Tapos parang lumalabas daw na wala dang ginagawa yung politiko, mga government daw natin sa Pilipinas. So yun yung lumalabas daw na parang walang ginagawa ang government sa ginawa ni FLM, kaya kakasuhan daw siya ng inciting to sedition. So yun na, wala talaga. Hinahanapan talaga nila ng butas, no? Kakaiba talaga. Hay nako, buhay. So yun yun, guys. Tapos ano pa ba? So basta ano lang, masasabi ko lang, tuloy-tuloy lang ating suporta kay FLM. Tuloy-tuloy lang nating suportahan at ipagdasal natin na sana itong kinaharap na problema ng FLM ay mawala na, no? I mean, ma-okay na lahat. Prayers lang talaga. Tayo magdasal na sana maging okay na lahat. Para mawala na. Kasi kung tutusin, malaking tulong ni FLM sa bayan. Marami din siyang natulungan, di ba? Saksi naman tayo dun, di ba? So sa mga sumisira dyan, tumigil na kayo. Tumigil na po kayo, wala na. So yun lang, guys, ang update ko ngayon. Tuloy lang. Tuloy-tuloy lang nating suportahan ang ating idol na si FLM. Tuloy-tuloy lang tayo. At keep supporting. Pakita natin sa mga bashers na maraming solid supporters sa FLM. Kasi pagtitigil tayo mga supporters, yung mga bashers dyan, mas lalong magdiwang yan. Kaya tuloy-tuloy natin supporta. Papakita natin sa lahat ng mga bashers na still we're supporting FLM. So yun lang, guys. Maraming salamat. See you again.